Hola! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na namang muli ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento for today's video. Panibagong kwento kasi yesterday natapos na natin ang kwento ni Sol. So ngayon, meron na naman tayong panibagong kwento pero mukhang isahang kwento lang ito dahil hindi naman masyadong mahaba. Kaya ayan, isahan lang. Pero bago tayo dumapod dyan sa ating kwento, nais ko munang bumati sa lahat ng ating mga suki na lagi pa rin nakikinig sa atin, hindi pa rin tayo iniiwan at ginagawa tayong background for their everyday's activities. Wala tayong video ngayon para paminsan-minsan mamiss nyo naman yung pagmumukha kong mukha ng siopaw sa laki. Charon. Hi kay Christina Season, Reynalyn Santos, Loida Abilido, Alcura Ukit, Nancy Esperas, maraming salamat sa pagkikinig. Hello rin kay Joanne Sarmiento, Maricris Edene, maraming salamat. Silent listener daw natin from Saudi Arabia. Josephine Valerio, Margie Clores, Janice Bakino, maraming salamat from the Mam Saudi Arabia. Charlene Baclohan, Josevina, Merly Labong, Rosie Botones, salamat sa inyong lahat. And syempre, sa hindi pa po natin nasa shoutout today, nako baka sa susunod nating video o sa susunod nating upload, kayo na po ang ating masa-shoutout dahil atin pong nililimitahan ang ating intro. So kayo po ba, do you judge the book by its cover? Kayo po ba naniniwala sa what you see is what you believe or... ano? Ewan ko. Basta eto na ang ating kwento for today's video dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga nakikita ng mata. Yan ang sabi ng karamihan. Lalo pa kung wala ka namang alam tungkol sa pinagdadaanan ng iba. Dear Mama Mia, isa po ako sa avid fan at listener ng inyong YouTube channel. Gusto ko lang i-share itong experience ko sa aking love life. Medyo mahaba po ang storyang ito, so please pagpasensyahan nyo na. And please hide my identity, and I hope na marinig ko minsan sa inyong YouTube channel itong aking kwento. Ako nga pala si Dee. Taga Mindanao po ako, but now I'm working as a call center agent dito sa isa sa mga sikat na kumpanya sa Maynila. Medyo matagal-tagal na rin ako dito, Mama Mia. Mag-iisang dekada na po ako na nandito sa Maynila. Pero itong storya ng buhay ko ay nagsimula pa noong college ako. So simulan na natin ang kwento. Sa college pa ako, Mama Mia, nagsimula ang lahat. I met this guy last July 2013. Tawagin na lang natin siya sa kanyang pangalang Baron. Mama Mia, nung mag-aral ulit ako sa university, dito ko siya nakilala. At dahil late enrollee po ako, dahil galing po ako sa ibang school dito sa Maynila, yun na nga, Mama Mia, nagka-classmate kaming dalawa at all new faces talagang nakikita ko. Wala kasi akong kakilala sa mga naging classmates ko. Mama Mia, itong si Baron, siya po ang una kong napansin nung pumasok siya sa loob ng classroom. Gwapo talaga siya at hindi ko yun i-deny. Tapos, masyado pa siyang misteryoso. Quiet lang po ang kanyang personalidad at napansin ko na lagi lamang siyang umuupo sa likod kasama ang kanyang mga kaibigan. So syempre dahil baguhan pa lamang ako nung mga panahon na yun ay wala pa po akong ka-close. Medyo masasabi niyong may pagka-loner ako nung mga panahon na yun. Hanggang sa dumating ang araw ng acquaintance party sa school, dito na po nagsimula ang lahat. Mama Mia, nung time na yon ay medyo sexy po talaga ako at chicks kong titignan ng iba. Lalo pa sa suot kong dress na tube, tapos naka-stiletto pa ako na medyo mataas ang takong. Nakapag-makeup din ako noon.
Nagpa-makeup talaga ako sa favorite kong makeup artist. Pero kaibigan ko lang naman, Mama Mia. Dahil ang gusto ko sana ay magkaroon ako ng mga kaibigan mula sa gabing iyon. At isa pa po, Mama Mia, ay kasali po ako sa mga rumarampa doon sa aming school dahil meron pong mga pakonting patimpalak. And while nagpicture-picture na po ay dumating ang mga classmates naming mga lalaki. Siyempre nandoon si Baron. Tapos Mama Mia, pagkatapos ng party ay nag-umpisang mag-aya ang iba na mag-inuman raw. At dahil ako ay sa mga classmates kong babae ako sumama at umiinom din naman sila, ay pumayag na rin akong sumama. Mama Mia, ambag-ambag kami noon ng pambili ng aming pantagay. And hindi nagtagal ay bumili ang mga classmates naming lalaki. Tapos pinasok pa yun sa backpack para hindi mapansin ng mga guard. And while nagpapatuloy yung program sa stage para sa acquaintance, kami naman ay pasimpleng tumatagay sa may likuran habang nagchichikahan at nagpipicturan. Tapos Mama Mia, nung nag-start na ang tagay namin, hindi ko na maalala kung sino ba ang unang namansin sa aming dalawa. Ako ba o si Baron? Pagdating ng gabing-gabi na Mama Mia ay marami na po kaming nainom na emperador. Alam mo naman na malakas ang tama noon, hindi ba? Pero nabitin pa rin kami. So ayun, nag-invite ang mga lalaki naming classmates na lumabas at doon kami tumuloy kina Baron para ituloy ang aming pag-inom. Pumuesto kami sa labas ng bahay nila doon sa may poste para naman may ilaw. Masayang masaya kami noon at enjoy na enjoy dahil marami din naman kaming tumatagay nung mga panahon na yun. At dahil marami na rin akong nainom, Mama Mia, ang sabi ng iba ay nagwala na raw ako at muntik pa talaga akong mahulog sa may kanal. Sumubsob ako sa may buhanginan, Mama Mia. Nakakahiya naman talaga. Ilang saglit pa dahil nga sumubsob ako, itong si Baron ay dali-dali akong sinaklolohan. Pagkatapos kasi nga medyo matigas ang ulo ko at feeling ko noon ay hindi pa naman ako lasing, ay nag-insist ako na maglakad-lakad muna. Tapos, sinamahan ako ni Baron at ng isa pang kaibigan niya na itago na lang natin sa pangalang Kyle. Mama Mia, dahil medyo nakainom na talaga ako nung mga panahon na yon at may pagkalasing na rin, kawawa naman si Baron dahil siya pa ang naperwisyong nagbantay sa akin. After ng tagay ay inatid na nila kami sa aming mga bahay. At dahil nga ang iba kong mga classmates na mga babae ay sa bahay lang daw nila ni Baron matutulog. Kinabukasan, Mama Mia, dun ako sinabihan ng aking naging kaibigan na classmates ko sa mga nangyari dahil hindi ko na maalala ang lahat-lahat ng detalye kasi nga lasing na lasing ako. Madali lang talaga akong malasing kapag mga emperador o tanduay ang tinitira ko. Hindi ako madaling malasing kapag beer-beer lang. Mama Mia, nung sinabi na nila sa akin ang lahat, doon ay nahiya ako. After noon, nung makita ko ang mga picture namin sa digicam ng kaibigan ko, Mama Mia, ay nakita kong grabe pala talaga ang pag-aalagang ginawa ni Baron sa akin. Sa hiya ko ay hiningi ko ang number ni Baron dun sa classmate kong babae at tinext ko siya. Humingi ako ng pasensya at nagpasalamat ako sa pag-aalaga niya nung pinerwisyo ko siya. At mula nga noon ay naging constant textmate na kaming dalawa. Inadd na rin niya ako sa Facebook, Mama Mia, at inaccept ko naman syempre at naging chatmate na rin kami doon. Dito na nag-umpisa ang mga dare-dare naming dalawa. Dinare niya ako, Mama Mia, o dinare ko siya na kung hindi siya makakainom ng 1 week ay may premyo siya sa akin. Pumayag naman siya sa dare, Mama Mia, basta raw ang premyo niya ay 5 kiss
mula sa akin kapalit ng 1 week na hindi niya pag-inom. At dahil nga confident ako, Mama Mia, na hindi niya kakayaning hindi uminom, kasi ang alam ko ay halos araw-araw silang umiinom kasama ng kaniyang barkada, ay pumayag ako sa premyong gusto niya. Pero pagdating ng 1 week ay hindi talaga siya uminom. So masayang masaya siya, Mama Mia. Pagdating ng Sabado ay nagkayayaan ulit ang magbabarkada at mga kaibigan na tumambay sa may dalampasigan at uminom. Kami din yon na grupo na uminom nung acquaintance party. Mama Mia, dahil nga nakainom na kami nung time na yon, kasama ang paliligo sa dagat, ay nag-enjoy talaga ang lahat. At nung naligo na ang iba ay naiwan kaming dalawa ni Baron dun sa may cottage namin. At dun na niya hiningi yung premyong aming napag-usapan. So dahil a deal is a deal, kaya pumayag ako. Hinalikan ko siya sa kanyang mga pisngi, left and right, tapos sa kanyang ilong, sa kanyang baba, tapos sa kaniyang noo, and then sa kaniyang lips. Lahat yon smack kiss lamang. At dahil nga doon ay mas naging close pa kaming dalawa ni Baron. Ewan ko ba, dapat sana siguro ay na-awkward kami sa isa't isa, pero hindi yon ang naramdaman namin. And dahil nga close na kami ay hindi na namin namamalayan na meron na pala kaming nasasaktan sa pagiging close namin sa isa't isa. Ito ay walang iba kundi ang isa ko ring close friend na nagsiselos na pala sa amin. Itago natin siya sa pangalang Jane. Itong si Jane, Mama Mia, ay matagal nang may gusto kay Baron. Pero si Baron ay hindi niya siguro alam, at ako naman talaga, Mama Mia, ay walang kaalam-alam tungkol sa feelings ni Jane kay Baron. So nabigla na lamang ako nung isang araw ay bigla na lang akong hindi kinibo ni Jane. Hindi na niya ako kinausap. Ako naman ay hindi ko talaga alam ang totoong rason. Inisip ko baka may nasabi ako, baka may nagawa ako. So umiyak talaga ako nung time na yon, Mama Mia, dahil hindi ko talaga alam kung anong kasalanan ko, kung bakit bigla na lang niya akong hindi pinansin. Nag-enjoy pa naman talaga ako sa company ng mga naging kaibigan ko, lalo na ng company ni Jane na siyang isa sa pinaka-close friend ko. And then dumating ang general assembly meeting ng school para sa aming intramurals. Dahil nga gusto naming uminom kasi bored na bored na kami sa general meeting na yon, ay tumakas kami. Yung iba ay umakyat talaga sa bakod ng school at ako naman ay nagpaalam dun sa guard na lalabas lamang dahil bibili ako ng sanitary pads kasi naubusan dun sa may kantin. Pero palusot ko lang naman yun, Mama Mia, dahil ang totoo ay wala naman akong dalaw nung mga panahon na yun. After naming magkita sa labas, syempre nagsama-sama na kami at nag-videoke dun sa may kabilang kanto lang ng school namin. Tumatagay kami habang nagvi-videoke. Tapos dito na nag-sorry si Jane sa mga ginawa niya sa akin, sa bigla niyang hindi pagpansin sa akin. Inamin na rin niya sa akin ang totoo kung bakit niya nagawa iyon. Dahil nga nagsiselos siya sa akin. Kasi kaming dalawa raw ni Baron ay close na sa isa't isa. Mama Mia, inaway naman ni Baron si Jane that time dahil sa ginawa niya sa akin. Habang kami ay nag-iinuman, kami naman ni Baron ay palihim na nag-holding hands yung sa mga parteng hindi kami nakikita at hindi kami nahahalata ng iba naming kasama. Dumating ang August 17, birthday ng isa naming kabarkada, at nandun kami sa bahay nila para uminom at makiselebrate. Kinabukasan, uminom na naman kami kasi isa na namang barkada namin ang may birthday. Pero sa may dagat ito ginanap. At habang naliligo kami sa may dagat, Mama Mia, doon na nangyari ang mga bagay na hindi dapat mangyari. Oo,
Siguro dahil nga nakainom kami, kaya hindi na namin napigilan ang aming mga sarili. Hindi na kami nakakaalam sa aming mga boundaries at limitasyon. Oo, Mama Mia. We had sex underwater ni Baron. Hindi ko po unang karanasan si Baron. Nung high school ako ay nagkaroon po ako ng boyfriend na hindi ko naman itatago sa inyo na binigay ko ang watawat ng Pilipinas sa kanya. Normal na kasi nung mga panahon namin ang mga bagay na ganoon, Mama Mia. Na kapag may nakakarelasyon ka, para bang normal na na may nangyayari talaga sa inyong dalawa. Kaya ganoon, hindi na ako bago sa bagay na yon. Pero first time ko pong ma-experience na makipagtutot dun sa ilalim ng dagat. Oo, Mama Mia. Nakakakaba, pero nakaka-excite din naman. Hindi naman pala totoong mahapdi kapag dun sa ilalim ng dagat. Akala ko talaga nung una ay mahapdi kasi di ba maalat yung dagat? Kapag maalat, di ba mas madaling makasugat? Akala ko talaga, pero ewan ko dahil siguro sa nainom naming alak ay mas lumakas ang loob naming dalawa ni Baron nung mga panahon na yon. Nag-umpisa nung hinahabol-habol niya ako habang lumalangoy ako hanggang sa naabutan niya ako. Pero sa ilalim ng dagat, Mama Mia, ang kaniyang mga kamay ay pinagapang na niya sa mga pribadong parte ng aking katawan. Pinagapang na niya ito sa pagitan ng aking mga hita. Doon na ako nawalan ng kontrol. Matagal-tagal na panahon na rin na wala akong ganap pagdating sa sex. Kaya naman, medyo na-excite ako nung mga panahon na yon. At hindi ko na nagawang pigilan pa si Baron kahit na wala naman kaming relasyon. Yes, may nangyari sa amin nung time na yon, Mama Mia. Buti na lang talaga dahil nagkakasayahan ng lahat at walang nakapansin sa amin. Walang nakapansin na may kababalaghan na palang nangyayari habang naliligo kami sa dagat. Alam mo, medyo awkward talaga ang posisyon namin na yon. Nakayakap ako kay Baron na nakaharap sa kanya, tapos siya naman ang kanyang ulo ay nasa may dibdib ko na dahil pinipilit niyang abutin yung akin sa ilalim. Naging isa ang katawan namin sa ilalim ng dagat nang walang nakakamalay. Akala ng iba ay nagkakasiyahan lang kami. Pilit ko pong pinapakalma noon ang sarili ko at pilit ko pong tinatago ang mga ungol ko. Pilit ko rin tinatago ang ekspresyon ng mukha ko dahil sa sarap na naidudulot ng ginagawa ni Baron sa akin sa ilalim. Mama Mia, nung mga panahon na yon para sa amin ay parang wala lang nangyari, parang casual lang. Para sa akin kasi mali ang nangyari sa aming dalawa dahil magkaibigan lang naman kami ni Baron. Kaya binaliwala ko yon. I charge it to experience, Mama Mia. Hindi ko na inisip at hindi ko na pinahalagahan pa. Umakto ako na parang normal lang ang lahat. Okay ang relationship namin as friends ni Baron. Yung mga assignments niya at projects niya, inaamin ko pong tinutulungan ko siyang gumawa ng mga yon. Until one day, Mama Mia, binalitaan kami ni Baron na meron na siyang girlfriend. Ito ay walang iba kundi isang guro sa aming paaralan. Mga second sem na yon, Mama Mia, at hindi na kami classmates dalawa. Dahil may isang subject siya na kailangang balikan. Sa amin kasi, Mama Mia, parang nakablock kami nung mga panahon na yon. So, hindi makakasabay sa amin si Baron na graduate. At nung hindi na kami classmates, dun na nagbago ang kanyang ugali. Hindi na siya masyadong namamansin. Hindi na rin siya nagtitext o nagchat-chat sa akin na usually dati naman ay araw-araw naming ginagawa. Since nagkaroon siya ng relasyon sa isa naming teacher sa school, Mama Mia, ay hindi na kami nagpansin ng dalawa. Ako naman, binaliwala ko na lang yun. Dahil ang totoo, kahit na nasasaktan ako ay wala naman akong magagawa. Wala naman kaming relasyon ni Baron.
Lahat naman ang nangyari sa amin ay purely katuwaan at syempre purely bilang magbarkada lamang. Kahit na nga minsan ay nagkakasama pa rin kami sa mga outings ng barkada ay hindi na kami ganun ka-close, Mama Mia. Dumating ang December at naghiwalay din sila nung teacher na girlfriend niya. Pagbalik namin sa school after ng Christmas break ay dun bumalik ang closeness naming dalawa ni Baron. Nung time na yun, Mama Mia, ayaw na sana niyang pumasok pa sa eskwela. Dahil nahiya raw siya sa mga nangyari kasi nga kumalat sa buong school ang tungkol sa pagkakaroon nila ng relasyon nung isang teacher. Actually, yun ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ako, Mama Mia, ako ang nag-encourage sa kanya na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Hindi naman basihan ang isang pagkakamali para sirain na niya ang kanyang kinabukasan. Nangako ako sa kanya na tutulungan ko siya. Ako lagi ang taga-remind niya ng kanyang mga assignments. Ako lagi ang taga-check kung pumapasok ba siya sa kanyang klase. Ako lagi ang nag-a-arrange ng kanyang schedule at para niya akong naging isang personal secretary. Then one time, Mama Mia, nagkasama na naman kami kasama ang iba kong mga classmates at mga barkada at naliligo at nag-outing kami sa isang dagat. After naming naligo, Mama Mia, ay nakiusap siya sa akin na kung pwede bang maiwan kami dahil kailangan raw naming mag-usap dalawa. And yes, Mama Mia, naiwan kami dun sa dagat kasi nga kailangan daw naming mag-usap pero hindi naman mga bibig namin ang nag-usap kundi ang aming mga katawan. Oo, nangyari na naman ang hindi dapat mangyari. Oops, we did it again. Mama Mia, oo, nag-sex na naman kaming dalawa dun sa dagat. Akala siguro ng mga classmates namin ay nag-uusap lang kami. Kung meron naman silang pagdududa sa ginagawa namin ay wala naman silang ebidensya. At mula nga nung pangalawang pagkakataon na may nangyari sa aming dalawa ni Baron sa dagat, dun na nag-umpisa na nagkikita kami na kaming dalawa lamang at hindi namin kasama ang iba naming mga kaibigan. And yes, Mama Mia, nagkikita kami para ibsan ang init na nararamdaman ng isa't isa. Nagkikita kami sa isang motel, sa beach resort, o kung saan man kami abutan. Oo, lagi na kaming nagsasalo sa kama. Lagi na kaming nagniniig, Mama Mia. Ako naman ay pumapayag sa setup namin. Pubu, friends with benefits, landi-landi. While nag-aaral ako, Mama Mia, ay hindi ko naman pinapabayaan ang aking mga aralin. Ako nga ang tumutulong sa kanya sa kanyang projects. Ever since, Mama Mia, lagi akong nandoon sa tabi ni Baron sa mga panahon na kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng tagapakinig ng kanyang mga problema. At kahit nga marami rin akong mga problemang pinagdadaanan, ay lagi ko pa rin siyang tinutulungan. Despite sa mga naging pagsubok ni Baron, ay nakagraduate din siya at ako, Mama Mia. Noong natapos ang graduation rites namin, summer yun, Mama Mia, ay lagi pa rin kaming nagkikita ni Baron. Hindi lang sa pagkikita, kundi lagi rin kaming nagpo-phone sex, lagi rin kaming nagta-text sex. Then, Mama Mia, dumating ang araw na kailangan ko ng lumarga papuntang Maynila para magtrabaho. Yun kasi ang gusto ng mama ko at ng pamilya ko na sa Maynila ako magtatrabaho kasi mas malaki doon at mas maganda ang mga oportunidad para sa akin. Mama Mia, bumiyahe nga ako papuntang Maynila. Pero yung contact naming dalawa ni Baron ay hindi naman nagbabago. Text, tawag, video call o Skype. Nandun kami sa sitwasyon, Mama Mia, na parang kami. Pero hindi naman. Parang kami pero malabo naman ang usapan.
landian lang talagang nangyayari sa aming dalawa. And yes, kapag gabi, kapag tulog na ang lahat o kapag walang nakakarinig sa amin, ay gumagawa pa rin kami ng paraan para ibsa ng init na aming nararamdaman through video call, Mama Mia. At dahil nga sa meron na kaming ganong klaseng relasyon ay hindi naman maiiwasan na meron din kaming mga tampuhan. March 2015, nung magkaroon kami ng malaking tampuhan. Nagdesisyon kami na hindi na lang ituloy ang komunikasyon naming dalawa. Nagdesisyon kaming putuloyin ang lahat tungkol sa amin. 3 buwan kaming no communication. Blinak nga niya ako sa kaniyang Facebook, Mama Mia. Pero after 3 months ay bigla na lang siyang nag-text sa akin, informing me na pupunta raw sila dito sa Maynila para magbakasyon. And hopefully daw may oras ako at makipagkita ako sa kaniya. Ako naman itong marupok. Ako naman itong ewan ko ba kung anong pinakain sa akin ni Baron at ang bilis-bilis ko talagang pumayag basta siya. Kaya ayon, nagkita kaming dalawa. Gumala kami sa Mall of Asia. Pero once lang po kaming nagkita nung time na yon at ilang oras lang din yon. Mama Mia, oo, pagkatapos naming gumala ay tumagay din kami. Habang tumatagay kami ay bigla na lang niyang kinuha ang kamay ko. Pagkatapos ay bigla niyang isinuot sa akin ang isang singsing. Mama Mia, gulat na gulat talaga ako nung mga panahon na yon. Singsing yon, di ba? Iba ang ibig sabihin kapag singsing ang binigay ng lalaki sa isang babae. Pero bigla niyang sinabi sa akin na remembrance ko raw daw yon sa kanya. Ang totoo niyan, Mama Mia, sabi niya, alagaan ko raw yun. Dahil kapag nawala ko raw yun, ibig sabihin ay walang value para sa akin ang friendship naming dalawa. Hindi lang kasi isang beses nangyari na nag-away kaming dalawa, Mama Mia. Meron ding mga 2 beses pa na halos umabot ng 1 buwan na hindi kami nagpansinan. Pero nasasanay na ako dahil siya rin naman ang unang tatawag o kukontak sa akin. Then, summer of 2016, Mama Mia, nag-decide kami ng mama ko na uuwi sa Mindanao para magbakasyon. At dito ko isispend ang birthday namin. So after 2 years ay umuwi kami ulit sa amin dun sa Mindanao. And totoo nga, there's no place like home talaga. Ang sarap sa feeling nung makauwi kami, parang mas excited ako. At ang totoo niyan ay dumoble ang excitement ko dahil may pagkakataon na pwede kaming magkita ulit ni Baron after a year. Pareho kaming na-excite na makita ang isa't isa. So yun nga, Mama Mia, pagdating ko sa bahay namin after lunch, ay nagkita ulit kami ni Baron kasama ang kanyang isang pinsan. Dun kami sa bahay nag-inuman. Everything went well. Pagkatapos noon ay gumala kami and nag-overnight kami sa isang isla kasama ang aming mga barkada. Masayang masaya kami nung mga panahon na yon dahil sa wakas, after all the adulting, eto na kami at muling nagkasama-sama. At dahil nga, Mama Mia, nagkasama na naman kami ng 1 gabi ni Baron ay dun na naman ulit may nangyari sa amin. Sobra-sobra talaga ang saya ko nung mga panahon na yon. Parang mas lalong gumaling si Baron sa pagpapaligaya ng babae. Ewan ko kung dapat kong ikasiya yon o dapat ko bang ikalungkot dahil ibig sabihin may practice siya kaya gumaling. Kanino kaya siya nagpa-practice? Ilang babae na kaya ang pinagpraktisan niya sa kama para maging ganito siya kagaling? Pero Mama Mia, nung panahon na may nangyari ulit sa aming dalawa ni Baron, ay iba na talaga ang nararamdaman ko sa kanya. And feeling ko naman, Mama Mia, iba na rin ang nararamdaman niya sa akin. Pakiramdam ko, hindi na lang kami friends with benefits. Pakiramdam ko, hindi na lang kami FUBU. So dahil nga nakabakasyon naman ako nung mga panahon na yon, ay
Dumating yung time, Mama Mia, na kailangan ko nang bumalik dito sa Maynila kasi may trabaho pang nag-aantay sa akin. Nalungkot ako, Mama Mia. Ang sarap pa sanang hindi bumalik pero hindi naman pwedeng mag-extend pa ako. Kasi meron namang iba na kailangan din ang kanilang leave. So ayun, back to reality na naman ako. Bumalik ako dito sa Maynila. Pero after 2 months ay sumunod naman si Baron sa akin sa Maynila kasama ang kaniyang pinsan. Ako pa talaga ang sumundo sa kanila sa airport kasama ang isa naming kaibigan na dito na rin sa Maynila pumipirmi. And since lagi na siyang nasa Maynila, Mama Mia, halos every week na rin kami kung magkita ni Baron. Gumagala na kami lang dalawa, pagkatapos ay mag-check-in sa isang hotel. Yes, lagi na po kaming nag-check-in at regular na pong may nangyayari sa amin. Talo pa namin ang mag-asawa na merong scheduling pagdating sa pagpapaligaya sa kama. Ang relationship naming dalawa kahit na ilang beses nang may nangyari sa amin, kahit ilang beses nang nabuyang niyang sa kaniyang harapan ang aking katawan, kahit na-explore na niyang kasulok-sulukang bahagi ng katawan ko, ay wala pa rin kumpirmasyon kung ano ba talaga ang relasyon naming dalawa ni Baron. Pero Mama Mia, yung pamilya niya na nandito sa Maynila, ang pagkakaalam nilang lahat ay girlfriend ako ni Baron. Tinanggap ako ng pamilya niya. At dahil wala naman pong trabaho si Baron, Mama Mia, sa tuwing gumagala kami, sa tuwing nag-check-in kami, sa tuwing kumakain kami sa labas, yun lahat ay gastos ko. Yun lahat ay kargo ko. Tapos, pag meron pa siyang gusto, Mama Mia, basta kaya ko lang, ay binibilhan ko siya. Basta kaya lang ng bulsa, ay binibili ko siya. Sa palagay ko nga, mukhang na-spoiled ko si Baron. Oo, Mama Mia, kahit na babae akong tao, ay daig ko pa ang isang bakla kung gumastos sa lalaki. Mabuti pa yung ibang mga bakla, hindi gumagastos o nagsished ng pera para sa lalaking karelasyon nila. Ako ito, Mama Mia, kay babaeng tao, pero ako ang bumibili ng luho ng lalaking hindi ko naman boyfriend. Buti pa yung mga bakla, gumagastos sila pero sa lalaking boyfriend at karelasyon nila. Ako, wala nang ang label, ubos pa ang pera. Pero siguro ganito talaga ang pag-ibig, hindi ba, Mama Mia? Lalo na kapag patay na patay ka na sa isang lalaki, kahit na kay babae mong tao ay willing na willing kang ibigay ang lahat-lahat, basta sa ikaliligaya niya. Mama Mia, napakarami naming napuntahan ni Baron dito sa North Luzon. Kasi nga, mahilig din naman akong mag-travel even nung mga panahon na wala pa si Baron dito sa Maynila. Mahilig talaga akong gumala lalo na kapag off ko o lalo na kapag maraming holidays na hindi ako magtatrabaho. Okay naman ang relationship naming dalawa ni Baron kahit na walang kami. Masaya naman kami kahit na wala pang label ang relasyon namin. Tapos may time pa noon, Mama Mia, na minimension ako ni Baron sa mga comment section lalo na kapag may bahay na ibinibenta dito sa Maynila. Hanggang sa nag-try pa kaming dalawa na mag-trip at humanap ng mga bahay. Tapos may nakita kaming bahay, Mama Mia, sa may Cavite. Plano sana namin kumuha noon dahil meron naman akong pag-ibig at medyo malaki na rin ang ambag ko noon sa pag-ibig, Mama Mia. Nagplano na rin kami kung anong interior decorations ang gagawin namin sa bahay. Kung papaano namin aayusin yung mga gamit, kung saan ilalagay yung mga appliances. As in, Mama Mia, may mga plano na kaming ganun kahit na wala naman kaming relasyon na pinag-usapan. Pero Mama Mia, may time na umuwi sa amin si Baron kasi namatay yung kanyang tiyahin. Mga November yun, Mama Mia, year 2017.
So even if hindi ko gustong umuwi siya, ay wala akong choice. Pero before siya umuwi, Mama Mia, ay may sinabi siya sa akin nung kumakain kaming dalawa sa Greenwich. Huwag kang mag-alala kasi kahit malayo tayo sa isa't isa, alam ko naman talaga ang mga limitasyon ko. Yun ang pinangako niya sa akin na hindi ko naman in-expect sa kanya, Mama Mia, na bibitawan niya. Yun ang pangakong kailanman ay hindi ko malilimutan. Kasi bigla na lang niya yung binitawan out of the blue. So ayun nga, umuwi si Baron sa amin sa Mindanao. Pero maski umuwi siya, Mama Mia, ay talaga namang constant pa rin ang communication namin sa isa't isa. Sabi niya, Mama Mia, ay babalik siya. November last week dapat ay ang schedule niyang bumalik dito sa Maynila. Pero nakapag-desisyon siyang magstay muna hanggang Pasko para may kasama raw ang mama niya. Pumayag naman akong mag-extend siya, Mama Mia, kasi may plano din naman akong umuwi doon sa amin sa December para doon na rin magpasko. So ako, umuwi talaga ako ng December doon sa amin para kasama rin ang pamilya kong magpasko at syempre makasama ko rin si Baron. Tapos sabay na kaming bumalik ng Maynila December 30 kasi ang plano namin ay dito kami mag New Year sa pamilya niya. While nasa biyahe kami, Mama Mia, papuntang Cebu kasi nagbarko lang kami nung mga panahon na yon. Kasi yung flight namin ay from Cebu to Maynila. Kasi wala namang airport dun sa lugar namin. Mama Mia, ewan ko pero parang may nag-uudyok sa akin na buksan ang cellphone niya. Tulog naman nung mga panahon na yun si Baron kasi nga nakainom siya. Ewan ko, pero talagang siguro totoo na kapag ang babae ay kinutuban, iba na talaga yan, Mama Mia. So yun nga, kahit anong pilit ko sa sarili ko ay hindi pa rin mawala-wala sa isip ko na dapat ay buksan ko ang cellphone niya. Hanggang sa natalo na rin ako ng sinasabi at inuudyok ng isip ko. Binuksan ko ang phone niya dahil wala naman itong lock. Mama Mia, binasa ko ang mga text messages niya pati na rin ang mga chat niya sa Messenger. At dun ko nakita ang mga text message niya at chat niya sa isang babae. Noong time na yon ay gustong gusto ko nang umiyak, gustong gusto ko nang magsisisigaw at magmumura sa mga nabasa ko. Pero pinigilan ko lang ang sarili ko, Mama Mia, dahil sa kagustuhan kong mag-celebrate muna kami ng New Year nang hindi kami magkaaway dalawa. Kahit na ang totoo ay gustong gusto ko nang magwala, ay binaliwala ko na lang lahat ng aking nakita. Iniyak ko na lang yon ng lihim at nag-passive ako na parang wala akong nalaman at wala akong nabasa. Kasi mas gusto ko noon na magkasama kami sa New Year. Dahil diba yung sabi nila, kung sino yung kasama mo ng New Year, yun ang makakasama mo ng buong taon. Then dumating ang January. Wala siyang kaalam-alam na alam ko ang ginagawa niya behind my back. One time, Mama Mia, binuksan ko na naman ang cellphone niya at ang iPad niya. At doon nakita ko na naman ng mga messages ng babae. Mama Mia, nagulat pa ako dahil may mga nude pictures na sinend sa kanya yung babaeng yun. Kasi nung time na yun ay gusto ko na talagang magwala. Pero hindi ko ginawa. Still nanahimik ako. Still sinarili ko lahat ng sakit na nararamdaman ko kahit ang alam ko ay hindi ko kakayanin yon. Noong time na yon, Mama Mia, ay gusto kong kumuha ng mga copies ng picture na yon at plano ko sana na i-post yun sa Facebook, yung picture ng babaeng yon para mapahiya siya sa kanyang kalandian. Pero naunahan ako ng konsensya ko. Naisip ko, Mama Mia, kawawa naman yung babae. Kawawa naman siya kung mapahiya siya at kumalat yung mga scandalous picture niya sa social media. Kaya hindi ko na lang tinuloy ang plano ko. Then one day, Mama Mia,
One day, bigla na lang umamin sa akin si Baron na meron daw siyang nakakalandian pero hindi daw niya balak gawing girlfriend. Kasi mas lamang daw sa kanya yung mga plano naming dalawa. Nag-text siya sa akin noon at doon niya inamin through text ang lahat-lahat. Tumulo talaga ang luha ko at napahagulgul pa ako kahit nasa CR ako noon ng trabaho. Pero dahil nga mahal ko siya, dahil nga patay na patay ako sa kanya, itinanggap ko pa rin ng lahat. Pinatawad ko siya sa kanyang kasalanan. Ako pa talaga, Mama Mia, ang nakiusap sa kanya na huwag niya akong iwanan, na huwag niya akong baliwalain. So ayun, nagbalik kami sa dati. Naging okay kami ulit. Binaliwala ko ang naging confession niya. Nagsimula kami ulit na parabang walang nangyari, na parabang wala siyang kasalanan sa akin. Lumipas pa ang ilang mga buwan at okay ulit ang setup namin. And then dumating ang time, Mama Mia, na gusto na naman niyang umuwi ng Mindanao. Kahit na ayokong umuwi siya, ay wala din naman akong magawa kasi nag-i-insist siya na uuwi siya para makita ang kanyang mga kamag-anak doon. So ako, Mama Mia, naisip ko that time, siguro nga much better talaga na umuwi na lang siya since hindi pa rin siya nakakahanap ng matinong trabaho dito sa Maynila. Ewan ko ba kung hindi lang ba talaga siya naghahanap o kung ano. Ako, after siyang umuwi, Mama Mia, sinabihan ko siyang mag-take siya ng exam for Coast Guard. Pero before siya umuwi, ay lumipat na ako sa apartment. At ako talaga ay tinulungan pa niyang maglipat ng mga gamit ko at maglinis ng apartment ko. To be honest, Mama Mia, ang rason kung bakit gusto kong lumipat ng apartment ay gusto ko kasi na hindi na siya umuwi-uwi pa. Gusto kong magkasama na lang kami. Gusto kong magsama na kami sa iisang bubong gaya ng plano namin. Pero hindi din pala nangyari kasi nga umuwi siya ng Mindanao. At nung pag-uwi niya, Mama Mia, dun na nag-umpisa ang lahat ng gulo sa pagitan naming dalawa. Lagi na kaming nag-aaway sa text at tawag kasi syempre, Mama Mia, may mga pagkakataon na nasiselos talaga ako at nabobrought up ko yung mga ginawa niyang panlalandi sa iba habang merong namamagitan sa aming dalawa. At hindi na kami magkaintindihan pa. Hanggang sa umabot na sa punto na siya na mismo ang nagsabi sa akin na tigilan na namin ang lahat ng ito. Siya na mismo ang nagsabi sa akin na tigilan na namin kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa dahil nagkakasakitan na raw kami. Hindi na raw masaya. Hindi na raw enjoyable. Mas lamang na raw ang mga panahon na nag-aaway kami at mas lamang na ang problema at bigat ng aming nararamdaman sa isa't isa. Alam mo, Mama Mia, napakasakit ng kanyang naging desisyon para sa akin. Napakasakit na iniwanan na lamang niya ako. Ang totoo niya, na brokenhearted na rin naman ako noong high school. Pero hindi ko naramdamang ganito kasakit yon. Masakit na masakit. Gusto kong magmakaawa sa kanya noon. Pero at the back of my mind, may nagsasabi sa akin na tama lang din talaga na mangyari ang lahat ng ito. Tama lang na tigilan na namin ito dahil ako lang ang kawawa. Ako lang ang nagsasakripisyo. Kaya tama na. Tama na ang sakit na nararamdaman ko. Ang laki na ng pagtitiis ko dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya pinigilan ko talaga ang sarili kong magmakaawa, Mama Mia. Pinigilan ko talaga ang sarili kong magmakaawa sa kanya. Kahit na hirap akong pigilan na huwag siyang i-text, huwag siyang tawagan, ay ginawa ko pa rin. Hanggang sa magwa-one month na since naputol ang komunikasyon naming dalawa at kung ano man ang meron sa amin na nangyayari. Mama Mia, lumipas pa ang ilang mga buwan. Hindi na nagparamdam sa akin si Baron.
Doon ko na-realize, Mama Mia, lahat-lahat ng ginawa ko para sa kanya. Lahat-lahat ng tulong ko sa pamilya niya, lahat-lahat ng pagmamahal ko na binigay ko sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Na-realize ko ang kapal talaga ng mukha niyang ganituhin lamang ako. Oo, wala kaming relasyon. Oo, hindi kami. Pero sana hindi na lang din niya ako ginamit, hindi ba? Sana hindi na lang din niya ako pinasakay sa mga planong sinasabi niya. So nag-decide ako, Mama Mia, na mag-move on. Nag-decide ako na unahin ang sarili ko. Nag-desisyon ako na unahin na mahalin ang aking pagkatao. Mama Mia, kahit na matagal na na panahon ang nangyari, I'm still now in the process of moving on. And what's the funny thing is, yung pamilya niya dito sa Maynila ang tumulong pa talaga sa akin para mag-move on. Yung pamilya niya, yung pinsan niya, ang talaga pang nag-a-advise sa akin ng mga dapat kong gawin. Dapat na humanap na ako ng iba, yung lalaking mas deserving daw sa pagmamahal ko. Hindi katulad ng kanyang pinsan na batugan na nga, palamunin na nga ay ang makapal pa raw ng mukha. Mama Mia, kahit na medyo nawawala ng sakit na nararamdaman ko, ay hindi ko pa rin masasabing totally nag-heal na ako. Kasi nga, sa dinami-dami ng mga lalaking nagparamdam sa akin, sa dinami-dami ng mga lalaking gustong manligaw sa akin, ay wala pa rin ni isa akong gustong pagbigyan ng aking pagmamahal at ng aking pagtitiwala. Kahit ilang taon nang lumipas ang lahat ng nangyari sa aming dalawa ni Baron, ay hindi pa rin madali sa akin na magtiwala sa iba. Hindi pa rin madali sa akin na magbigay ng pagmamahal sa iba. Kaya ngayon, Mama Mia, nandito pa rin ako sa process na tinatanggap ko ang mga nangyari sa akin. Nandito pa rin ako sa process na iniisip ko na sana mapatawad ko na ang sarili ko sa pagpapakatanga ko. Sa mga naging pagsasayang ko ng panahon, oras, atensyon, pagmamahal at pera sa kanya. Ngayon ay ine-enjoy ko na lamang ang companion kasama ng mga kaibigan ko. Oo, may mga pagkakataon, Mama Mia, na aaminin kong meron akong mga nakaka one night stand, pero hanggang dun lang yun. Wala pa po talaga akong pinagbibigyan ng matamis kong oo. Sumali rin ako sa mga gym o Zumba classes para ma-divert ang attention ko at para na rin maging healthy na ang lifestyle ko. Oh, Mama Mia, sa loob ng halos isang taon mula nung maghiwalay, tama bang sabihin yun, wala naman kaming relasyon? Pero mula nung matapos ang namamagitan sa aming dalawa ni Baron, ay iyak pa rin ako ng iyak noon. Alam nyo ba ang halos maubos ang buhok ko sa sobrang stress na nararamdaman ko? Oh, sobra akong payat nung unang taon ng paghihiwalay namin. Parang pinabayaan ko ang sarili ko. Kaya sa ngayon, Mama Mia, unti-unti kong binabalik ang pagmamahal sa sarili ko. Yung pagmamahal na binuhos ko noon kay Baron, naisip kong mas mabuti pang sa sarili ko yon ibubuhos. Inisip ko darating at darating lang din talaga ang lalaking marunong magpahalaga sa pagmamahal ko. Ang lalaking mamahalin ako. Ako lang at wala ng iba at hinding-hindi ako iiwanan o ipagpapalit sa iba. At kapag dumating na ang lalaking yun, kapag dumating na siya, alam kong masasabi ko rin na worth it ang lahat ng paghihintay ko. Kasi ang dami-dami ko nang mga naririnig dito na kwento sa yung channel, Mama Mia, na nagantay lamang sila. Nag-focus sa sarili nila. Kaya ayun, nahanap din nila ang para sa kanila. I look forward na dumating ang panahon na yun. Nilulook forward ko na dumating talaga ang taong inilaan at inihanda ng Diyos para sa akin. Pero sabi nga nila sa Biblia, Mama Mia, si Eva ay ginawa para kay Adan. Ibig sabihin, kailangang handa muna si Adan bago ibigay ng Diyos si Eva sa kanya. Kaya siguro hindi ko pa nakikilala ang Prince Charming ko, ang the one ko, kasi baka hindi pa siya handa.
O baka pareho kaming hindi pahanda na makilala ang isa't isa. Para kay Baron, maraming maraming salamat sa mga memories nating dalawa. May it be happy or bad. Siguro ngayon masaya ka na sa buhay mo. Kasi wala nang magsasabi sa iyo ng mga dapat mong gawin. Wala nang mangingialam sa mga desisyon mo. Sa lahat, ikaw lang talaga ang nagpasakit sa akin ng ganito. Oo, na-broken din naman ako noon pero hindi ganito kagrabe. Hindi ko inaasahan na lahat ng sakripisyo ko, lahat ng ginawa kong mabuti para sa iyo at sa pamilya mo ay ito lang ang igaganti mo. Hindi ko naman talaga ginusto na magkaroon tayo ng koneksyon pero ikaw tong insist ng insist. Ilang beses na rin natin sinubukan noon na putulin kung anumang namamagitan sa atin pero pagkalipas ng ilang buwan ikaw naman itong bumabalik-balik. Sana maisip mo lahat ng mga sinabi ko sa'yo, lahat ng mga ginusto kong gawin mo ay para yun sa sarili mo, para sa ikabubuti mo. I wanted you to become somebody and not just a nobody. Oh, Mama Mia, kasi nung mga panahon na yon, isa sa labis naming pinag-aawayan ay ang pagiging batugan niya sa paghahanap ng trabaho. Pero hindi niya yun nakita. Hindi mo nakita ang kagustuhan kong mabuti para sa'yo, hindi ba, Baron? Sinayang mo lang ang lahat. Pati friendship nating dalawa ay sinayang mo. Akala ko ba, sabi mo noon, lagi kang nandito para sa akin. Pero iniwanan mo ko eh. Iniwanan mo ko sa mga panahon na kinakailangan ko ng tulong mo. Sa mga panahon na kailangan kong nandito ka sa tabi ko para i-comfort ako dahil namumroblema ako nung mga panahon na yon. Lalo pa nung malaman ko at sinabi ng doktor na mahihirapan na akong mabuntis kasi nga merong nangyaring infeksyon sa mga ovaries ko. Alam mo talaga ang kagustuhan ko noon pa man na mabuntis at magkaroon ng anak. At nung nalaman ko yun, alam mo kung gaano ako na-depressed at kung gaano ako na-down, pero sa mga pagkakataon na yon, iniwanan mo ako sa ere. I know na masaya ka na ngayon. Kasama ang babaeng nilalandi mo. Kasama yung babaeng nagsisend sa'yo ng nude pictures na it turned out kapitbahay mo lang din pala at magkaharap ang bahay ninyo sa isa't isa. Kaya alam kong marami kayong oras para sa isa't isa. Akala mo hindi ko kilala yung babae? Kilala ko siya. Meron pa nga akong copy ng mga nude pictures niya eh na sinend niya sa'yo last January. At alam ko rin na kahit may anak na kayong dalawa ngayon ay hindi ka pa rin tumitigil sa pambababae mo. Alam ko rin na hindi mo tinuloy ang pag-take ng Coast Guard examination mo at alam ko rin na hanggang ngayon wala ka pa rin matinong trabaho. Na siguro hindi naman sa pagmamayabang, hindi naman sa pangda-down sa'yo, pero ito siguro ang rason kung bakit ka tinanggal ng Diyos sa buhay ko. Kasi wala kang planong magbago. Kasi kung tayong dalawa pa, baka nagpapakasasa ka pa ngayon sa mga pinaghirapan ko at baka ginagatasan mo pa rin ako. Sana maiisip mo lahat ng pananakit na ginawa mo sa akin. Sana rin magbago ka na. Sana rin isang araw magising ka na lang at gustuhin mo na lang din na magpakabuti. Magpakabuting tao, magpakabuting ama. At magpakabuting mamamayan at magtrabaho na. Mag-ingat ka sana palagi. At sana isang araw maalala mo ako. At sana rin sa araw na maalala mo ako, masasayangan ka sa binaliwala mo. Maraming salamat po, Mama Mia, if ever man na mapili mo itong sulat ko na basahin at ibahagi sa inyong channel. Maraming salamat na rin dahil pinagtiyagaan mo itong basahin at pinagtiyagaan mo itong i-edit. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa naging storya ng buhay ko,
Naway meron kayong natutunan. Isa lang talaga ang masasabi ko. Kung magmahal kayo lalo na sa mga kababaihan o kung sino paman, huwag niyo sanang i-spoil yung mga taong minamahal niyo. Hindi dahil sa ayokong iparamdam niyo sa kanila kung gano'n niyo sila kamahal, kundi dahil ayokong maranasan niyo ang mga naranasan ko. Na inabuso lamang ako, na inabuso ako ng taong pinag-alayan ko ng buong pagmamahal ko. Sana mas mahalin niyo ang sarili niyo. Cliche man dahil paulit-ulit na lang sinasabi ngayon na unahin ang sarili, pero yun talaga ang pinaka-importante. Para kapag naiwan kayo, para kapag bigla na lang kayong binitawan, ay hindi kayo maiiwang sobrang luhaan. Para mas madali kayong makabangon. Para mas madali kayong maging okay. Maging buo muna kayo bago kayo humanap ng taong magmamahal sa inyo. Hanggang dito na lamang at maraming maraming salamat, Mama Mia. Ang hiling ko at ang dasal ko na sana lahat ng dumadaan ngayon sa mahirap na sitwasyon ay makaka-move on din. Lubos na gumagalang. D of Mindanao. Nako naman, talaga itong kwento ni D. Ay siya nga pala dun sa mga nakikinig sa kwento niya. Pasensya na po ha. Sa maingay na aso. Kasi itong malaki kong aso ay nandito sa labas. Kaya nako, hindi ko talaga mapigilan ng ingay. Pero pasensya na po kayo talaga doon. Anyways, again, maraming maraming salamat D sa pag-share mo ng iyong naging kwento at iyong mga naging karanasan sa buhay pag-ibig dito sa ating channel. Na-appreciate ko talaga ang pag-share mo at syempre ang pagkukwento mo. Kasi si Dee, sabi niya nung una, hindi niya alam kung paano niya uumpisahan. Hindi kasi raw siya marunong magkwento ng ganon. Buti na lang at nairaos din naman niya. Thank you so much Dee sa pag-share. At sa lahat po ng nakinig sa kwento ni Dee, naway may natutunan tayong lahat. Diba? Hindi naman kailangang danasin pa natin yung mga bagay-bagay bago tayo matuto. Pwede naman tayong matuto sa experience at karanasan ng iba. Anyways, dun sa kwento niya, oo, totoo talaga eh, na kung minsan kapag nagmahal ka, nagiging tanga ka eh. Hindi talaga yun basihan dahil matalino ka, dahil maganda ang posisyon mo sa trabaho, mayaman ka, maganda ka, hindi ka na magpapakatanga. Siguro lahat sa atin, somewhere, somehow, dumaan din sa sitwasyon na talaga namang, di ba? Nagpakatanga, nagpakarupok ng dahil sa pag-ibig. Oy, aminin! Kung ikaw ngayon, kung iniisip mo, hindi mo pa yun pinagdaanan, nako. Trust me. Pagdadaanan mo rin yun. Yun kasi din ang nasa isip ko noon eh. Na hindi ko pagdadaanan ang pagpapakatanga, hindi ko pagdadaanan na para bang ano, nagmakaawa ka, nagbeg ka for love, nagbeg ka for attention. Akala ko talaga noon, hindi ko pagdadaanan yun. Pero, napagdaanan ko rin pala. So, diba? Sabi ko noon, eh, matalino akong tao. Ang kapal-kapal ng mukha eh, ang taas ng pride. Sabi ko pa noon, matalino ako, hindi ako pagpapagago sa ganyan, hindi ako magiging marupok. Kung ayaw niya, edi wag niya. Ganon. Pero kapag dumating na sa punto na meron ka na talagang taong mamahalin ng sobra-sobra, yun bang klase ng pagmamahal na nakakalimutan mo na lahat, handa mong isugal lahat-lahat ng meron ka. Oo, parang naisip mo na, hindi importante sa akin yung pera, hindi importante sa akin yung ganon. Importante sa akin siya, may mga ganon na. Oh, talaga, mararanasan mo rin yan. So sana maging handa ka. Sana huwag kang tumulad sa amin ni D na nakalimutan mahalin ang sarili at inuna pang magmahal ng isang taong wala namang ibang ginawa kundi tayo ay pasakitan. Yes, totoo yun. Meron talagang mga bagay na ganun. So kung ikaw, kung hindi mo pa nararanasan yun, ako sa ngayon pa lang, mahalin mo na ang sarili mo. Mahalin mo na, unahin mo na ang sarili mo at huwag kang maging bulag sa mga sinasabi ng iba. Huwag kang maging bingi sa mga naririnig mo, sa mga napapansin mo, okay?
be attentive at always listen to your guts. And syempre, always pray para lagi kang i-guide ni Lord sa kung ano man ang dapat at hindi mo dapat gawin. Well, anyways, palakpakan sa iyo, Dia, dahil hindi mo na i-post yung nude pictures ng babaeng yon. Hindi mo sinabi dito sa sulat mo kung alam ba ng babaeng yon na merong ikaw sa buhay ni, ano, ni Baron. Pero ang tuon yan, wala din naman talagang kayo eh. Kaya buti na lang at hindi mo pinost. Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwento ni Dee at naway nagustuhan nyo ito. Naway ma-i-click nyo yung like button dyan at ma-i-share nyo na rin ito sa inyong mga social media accounts. Click the share lamang, tapos yung Facebook, Twitter, or kung ano pa man dyan, click nyo na lang ha. Tapos huwag kalimutan na kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe nitong ating channel, please do subscribe po. Click the notification bell para naman na-update ka sa tuwing may bago tayong kwento na inilalabas dito sa ating channel. And syempre, kung may sarili din kayong kwento, alam nyo na ang drill. May blue line dyan sa baba. Ayan, kita nyo yan. mamamiacdo0317@gmail.com. Dyan nyo po ipadala ang inyong mga kwento. At syempre, oo, wala akong mukha ngayon kasi gusto kong ma-miss nyo rin ako. Baka bukas may mukha o baka wala. Hindi ko alam. Depende sa mood natin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta nitong inyong channel at syempre sa inyong laging panonood, pakikinig at sa hindi pagsiskip ng ads. I love you all so much. Hanggang sa susunod nating kwento, ako po si Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.